Magandang hapon sa inyo mga barkada kasabong, muli po ako nagbabalik sa inyo para maghatid sa inyo ng ilang kaalaman tungkol sa pagmamanok. So ayan ang mga barkada kasabong, naisip ko po na ibahagi sa inyo itong kaalaman ko lang po. Base lang din po ito sa aking karanasan dito sa aming munting manukan. Kung inyo pong mapapansin mga barkada kasabong, meron pong tubig doon sa ilalim po ng tipi. Ito po yung tipi na tinatawag mga barkadang kasabong o yung dapuan po ng ating mga alagang mga manok dito sa cording area. So mga barkadang kasabong, kaya ho ganito dahil ito ho talaga yung madalas na ginagamit ho natin sa mga nagmamanok. Yung iba naman, yung dapuan po nila nandito ho sa may puno. Minsan nandito, dito sinasag, parang ganito, ayan. Lagyan ho ng dapuan dyan. Habang nakasilong po yung manok dito sa ilalim ng puno na ito. So ayan mga barkadang kasabong, balik nga ako dahil sa binabanggit ko po sa inyo mga barkadang kasabong. Ang pinupunta ko lang naman ho mga barkadang kasabong ay tungkol ho sa pagkabulag ng ating mga alagang mga manok o yung panglabo po ng mga mata nila. Mga barkadang kasabong, kung minsan napapansin po ninyo, para bang blurred o mayroong mga puti-puti dun sa kanilang mga mata dun sa ibang mga manok po natin. Ang tanong po dito, ano po ba yung nagiging sanhing dahilan? Kung tungkol ba ito sa mga linyada o namana po ba ito nila? So ganun pa man mga barkadang kasabong, ano man po yung pananaw natin, nire-respeto po natin yan. So para ho sa akin mga barkadang kasabong, ito po yung aking pananaw. So ayan mga barkadang kasabong, lumipat nga lang po ako ng pwesto dahil medyo maputik po kasi dun sa kanina, dun sa pwesto ko. Kaya lumipat po muna ako dito. So balik nga po tayo dun sa tinutukoy ko po mga barkadang kasabong para sa inyo lang pong kaalaman. At sa experience ko lang din naman po ito, hindi naman po ako magbabanggit kung hindi namin ito nararanasan. So ganun ka man mga barkadang kasabong, ito po yung sinapit po namin dito. Meron ho kasi kami ditong mga alaga, mga manok dito, mga barkadang kasabong. Nagtataka ho kasi kami, bakit ho nalalabo yung mga mata nila? Unang-una po kasi mangyayari dyan, nangihina po sila, tapos hindi ho gaano malulusog kumain. O talagang minsan ayaw na talaga kumain. So ang nangyayari ho mga barkadang kasabong, nagiging sanhi po ito ng kanilang pagkapayat. At saka nagiging mahina na nga ho talaga sila mga barkadang kasabong. At hindi naman ho talaga natin gusto yon para sa ating mga alaga mga manok. So ayun na nga mga barkadang kasabong, yung gusto ko lang hong tukuyin sa inyo, kung bakit nga ba nang lalabo yung mga mata ng ating mga alaga mga manok. So napagtanto ko mga barkadang kasabong, ito pala yung nagiging dahilan. Ayan, kung mapapansin po ninyo, ayan, yung tubig po na yan sa ilalim ng tipi nila. So alam naman ho natin mga barkadang kasabong, pag ang manok ho kasi, pag pinabayaan lang po natin, pagka nakakita po yan ng tubig sa kanilang paligid at sila'y nauuhaw, iinom at iinom po yan mga barkadang kasabong. So alam naman ho natin na hindi ho naman talaga malinis yung naiinom nilang tubig tulad nito. So ito kasi dito sa area na to mga barkadang kasabong, medyo mababa po kasi talaga to. Kaya kung mapapansin po ninyo, ayan, wala akong manok dito mga barkadang kasabong. Noong una po kasi mga barkadang kasabong, pinaghihinalaan ko po kasi kung bakit ho nanlalabo at talagang tuloy nabubulag na nga po yung mga alaga naming mga manok. Dahil noong una akala ko, ang buong akala ko po talaga dahil po sa puno, dahil nakasilong po sila dyan. Dahil kung may nalalaglag na uod, kinakain po nila. Ang buong akala ko po mga barkadang kasabong, ha, akala ko po talaga yun po yung nagiging sanhi. Yun pala, hindi naman po pala. Kasi ang mga manok naman po pwede naman kumain ng mga iba't ibang insekto yan. So ganun pa man, napagtanto ko mga barkadang kasabong. Kalaunan, hindi ako naniniwala nung una. Pero ganun pa man, dahil sa madalas nga nangyayari, at doon lang din sa pwesto nangyayari yun, ay dalawang pwesto po pala dito mga barkadang kasabong na lagi pong baha doon sa ilalim. O hindi naman totally napakalalim na baha. Yung sakto lang,
Yung ganyan lang ho mga barkada kasabong. Pagkatapos po ng ulan, natitira ho. Natitira ho yung tubig na yan. Dahil doon po sila naguhukay mga barkada kasabong. Unang-una, gustong-gusto kasi nilang naguhukay sa lupa. Dahil yun ay pang parelax po sa kanilang katawan. Pag sila po'y masyadong pagod o kaya medyo batak sa training po nila. So, doon po sila nagre-relax mga barkadang kasabong. Normal lang naman po yun at maganda nga po yun para sa ating mga manok. So, ganun pa man mga barkadang kasabong, napagtanto ko, tuwing gabi, pagka tinitignan ko kasi yung area nila, napapansin ko, lagi pong may mga palaka, minsan daga, doon po minsan naglalagay yung mga palaka at saka yung daga. Hindi ko alam kung bakit, pero gustong gusto talaga ng mga palaka dyan. Kadalasan ho talaga mga barkadang kasabong mga palaka. Pinakamarami dyan, bibihira lang naman po yung daga kasi yung daga kung minsan nagpupunta lang dyan pagka may mga tira-tirang mga pagkain. So, ayan na nga po mga barkadang kasabong. Sabi nga ho, ng aking narinig na hindi nga daw po maganda na yung manok nakakainom o misa na halos sa pagkain yung ihi ng palaka o yung daga. So, alam naman ho natin na hindi naman ho talaga maganda yun. Tsaka, unang-una, sarasaring bakterya na ho kasi nandyan. Dahil di ho talaga may iwasan. Alam nyo naman ho, yung manok talagang tatail lang ho kasi dyan o iipot po dyan mga barkadang kasabong. Kaya nga ho yung ibang nagmamanukan, gustong gusto nila yung manukan nila parang nakaslide ho mga barkadang kasabong, kumbaga nakaganito upang sa ganun ang tubig hindi ho na-stuck dun sa mismong pwesto ng mga manok. Yun po yung gustong-gusto ng karamihan. Yun naman po, tayo naman po ay nandito lang tayo sa kapatagan. Kaya ho, pinakamaganda, bigyan na lang ho natin ng solusyon. So, ganun pa man mga barkadang kasabong, ang gusto ko lang naman hong bigyan ng solusyon yung mga ganitong nangyayari na dapat gawan talaga ng paraan. So, ang ginagawa ho namin dito mga barkadang kasabong, nilalagay ho namin ng tube ng lupa upang sa ganun natatakpan po yung mga ganyang butas na yan o yung kinakalkal po nila. So sa pamamagitan nun mga barkadang kasabong, tumataas ng tumataas po yung lupa. Kaya kung minsan natatakpan po natin, kung minsan naman kasi hindi maiwasan, talagang kakalkalin po nila. Pero ganun pa man, pagka naglagay po kayo ng lupa o kung ano man po yung solusyon na naiisip nyo, pinakamaganda mga barkadang kasabong, pagka naglalagay po kami ng lupa, pinapatuyo po muna namin. Tsaka inahayaan po muna namin na tumubo po yung mga damo na yan o yung carabao grass na yan mga barkadang kasabong. So yun po yung ginagawa namin solusyon dyan. Tsaka pinakamaganda rin po talaga kung sakasakali man po yung mga manok po natin o yung manok po natin ay laging nasa baha, tanggalin po muna natin, ilagay po muna natin doon sa kulungan nila upang sa ganun wala muna silang may inom na tubig na madumi po. Kinakailangan ho laging malinis ho talaga mga barkadang kasabong, kasi wala ho magiging kwenta yan kahit maglagay man ho kayo ng tubig kaagad doon. Kasi kung minsan ang manok talagang pagka nauhaw, iinom at iinom talaga kung saan-saan lang yan. Yun lang naman ho mga barkadang kasabong. Yun lang naman ho, gusto ko lang ho ibahagi sa inyo yung ilang kaalaman na aming nararanasan dito sa aming munting manukan. Sana po ay makatulong po ito sa inyo mga barkadang kasabong. Have a nice day mga barkadang kasabong.